Si tatay ang pinaka-the best tatay para sa akin. Simula maliit kami, hanggang ngayon na ang ilan sa amin, may mga asawa na, nakasuporta siya sa amin. Tsaka yung pagmamahal niya, lagi niyang pinaparamdam sa amin. Lagi niya kaming ginagabayan, tinuturuan hanggat kaya niya kaming turuan, dinidisiplina kami. Kaya masasabi ko na the best tatay siya para sa amin. Hanggang sa mga apo na nakikita ko, talagang sinisikap niya masubaybayan, magabayan at maturuan. Pareha sila ni nanay. Ang isa siyang naging kasama sa buhay, yun yung asawa. Sa mulat sa pool na nagsama kami ay nasabi kong napakabuting asawa at napakabuting ama. Kahit na bata siya, na nag-asawa kasi nga, ahid ako ng 3 years sa kanya. Nakita ko yung pagmamalasakit niya bilang magiging tatay. Lahat ng trabaho, pinapasok niya. Lahat ng pagkakakitaan, mayroon lang siyang ibuhay sa mga anak niya. Napakadaming hirap niyang pinagdaanan bago siya nakarating sa ganito. Si tatay para sa akin, siya yung tipo na tatay na istrikto. Ayun. Kasi pinalaki niya kami na talagang kailangan sa mga mali namin, may matutuhan kami. Pinaka gusto ko sa kanya yung pagiging mabait, mapagmahal sa amin lahat, at higit sa lahat yung pagiging istrikto niya. Kasi dahil dun sa pagiging istrikto niya, naging maayos yung pagpapalaki niya dahil doon sa pagiging strict niya at pagiging madiwara. Dahil doon, nagpapasalamat ako sa kanya. Sobrang magmahal si tatay sa amin. Kahit may nararamdaman siya, talagang pinipilit niya na tulad ko, malayo na kasi ko. Hanggat kaya niya na mapuntahan ako pagkakailangan, pinupuntahan niya ako. Kinakamusta lagi. Kalagayan namin. Ang totoo nun, di ko ikahihiya. Walang mataas na tinapos na pag-aaral. Una sa lahat, nanalig sa Panginoon Diyos. Naging malakas ang loob. Na kahit ano ang gawing mga paghahanap buhay, inuuna niya ang Panginoon Diyos. Sa awa naman ng Diyos, nakikita ko at nasasabi ko na nagtatagumpay kahit papaano, kahit maliit lang na negosyo, ang ginagawang paghahanap buhay, ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos yung hinihiling namin. Yung unahin yung pagiging may takot sa Diyos, unahin lagi yung kahit na anong bagay na gawin mo, ipagpauna mo sa Diyos, ipanalangin mo, ipagpanata mo, siya yung magbibigay ng para sa'yo. Dapat manatili kaming matatag at matibay sa pananampalataya namin na makapagpatuloy kami na Iglesia ni Kristo hanggang wakas ng aming buhay. Hinding-hindi kayang sukatin ng kahit anong bagay yung pagmamahal na ibinibigay sa amin ng aming tatay. Parang kaibigan lang siya, hindi siya tatay, kundi kaibigan na kukwentuhan ka niya, papayuhan ka niya, simula sa pagkabata hanggang sa ngayon, ganun siya para sa aming magkakapat. Hanggang sa paglabas nito, papasa ko sa kanya yung kung paano kami tinuruan, pinalaki ni tatay. Kasi hindi kami magiging ganito magkakapatid, kundi dahil sa mga magulang namin, especially kay tatay. Ang hiling namin ng mga anak mo sa ating Panginoon Diyos, lahat pa ng mga pangarap mo, sana matupad mo pa. At sana ay regalo na sa iyo ng Panginoon Diyos yung kagalingan sa iyong karamdaman at gusto ka pa namin makasama. Sasama-sama namin ng mga anak mo na kung ano yung aming inihanda para sa iyo, sana maging masaya ka. I love you, tatay! Thank you.
birthday sa manugang ko. Na sana eh, lumawi pa ang buhay mo, dagdagan ng Panginoon ang buhay mo para maray ka pa matulurang mga patulad na mahihirap. Happy birthday sa aking manugang na mabait na at pogi pa. Sana'y marami pang birthday na dumating sa kanyang buhay. Patuloy pa kami magkasama-samang masaya, maligaya, payapa, at patuloy pa kami sama-samang nakapaglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Happy birthday! Tatay, happy 50th birthday po sa inyo. Nagpapasalamat ako unang-una po sa ama dahil binigyan ka niya ng ganyang katagal na panahon upang mabuhay. Happy birthday, Tatay. I love you. Salamat po sa pag-aaral. Mag-iingat. I love you. Thank you. Happy birthday po, Tatay. I love you. Thank you po sa pagmamahal sa amin. Ikaw ay isa sa haligi ng aming negosyo. Napakalaki po kasi na itutulong sa amin ng mag-amanayan bilang ay nga po sila po yung samangga. Pagdating sa samangga, si Paring Mike po yun. Di masukat ang aking kaligayahan. Tuwing nakikita ko si Kam Mike, ulad na paulad, maraming natutulungan, maraming nagmamahal, maraming salamat. Ako po ang unang natutuwa at dumating po kayo lahat para batiin po natin si Kamay.